and fashion? Gusto bang malaman ang latest sa mundo ng beauty? Wanna know more about the coolest and fun places to visit here in the metro? And if you want to venture more into the world of fashion, well, lucky you, dahil dito nga po sa BFF Beauty, Fun and Fashion, pag-uusapan po natin ang lahat ng iyan. Hi, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng mga nanonood dyan, worldwide, nationwide, at syempre, netwide. Ako po ang iyong makakasama sa araw na ito, Arian na siya, Arian Rabuya. At pag-uusapan po natin ang mga bagay-bagay na kung saan makatutulong po para mas ma-achieve natin ang better versions ng ating mga sarili. Kaya naman, ano pa nga bang iniintay natin lahat, kundi alamin na po natin ang mga topic na ating pag-uusapan sa araw na ito. Po, unang-una natin sa topic na pag-uusapan ngayong araw na ito ay walang iba kundi ang deodorant serum. Pero bago ang lahat, gusto kong batiin ang mga lahat na nanonood. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Pero let's move on na. Mamaya na yung mapagbati at pag-hi hello. At pag-usapan po natin ang ating unang-unang topic sa araw na ito. At ito nga po ang deodorant serum. Maraming mga nagsasabi na ang deodorant serum ay mas better sa ordinary deodorant. Kung paano nga ba ito nangyari, alamin po natin sa report na ito. Minsan mo na bang narinig ang salitang deo serum para sa ating underarm? Ayon sa mga eksperto, mainam na gumamit ng deo serum. Ito ay dahil ang deo serum ay isang madaling matuyo na produkto dahil sa mas potent ang formula at lightweight na mas madaling mag-absorb ng ating balat. Maganda rin itong gamitin kapag ayaw mo na ng sticky or heavy formula bilang deodorant. Nakatutulong din ito para mawala o mag-improve ang dark spots at chicken skin na dulot ng shaving at plucking. Maliban dito, ang deo serum din ay isang magandang paraan para lumambot at pumuti ang ating underarm. Isa rin itong magandang paraan para maprotektahan ang ating sarili mula sa pagkakaroon ng body odor. Ilan lamang yan sa marami pang benepisyo ng paggamit ng serum para sa ating kilikili. Maliban po sa maraming magandang benepisyo ng deodorant serum, mas maganda po itong gamitin dahil nga po lightweight at mas potent yung formula kung saan mas madali po itong ma-absorb ng ating katawan. Kaya iwas po sa pagkakaroon ng sticky and watery feeling pagkatapos po ng paggamit nito. Kaya naman, sa mga kasalukuyan pong gumagamit ng ordinary deodorant, maybe it's time na po na subukan yung gumamit ng deodorant serum. Pero paalala ko nga po sa inyo mga ka-BFF, if you want to try new product, make sure that you have a very in-depth research regarding po doon sa produkto iyon para hindi naman po mauwi sa wala ang inyong pagsubok ng bagong produkto. Usapang kilikili pa rin po tayong mga ka-BFF at ang ating pag-uusapan ko ngayon ay walang iba kundi tungkol sa underarm exfoliation. Ang underarm exfoliation po ay isang importanting step sa ating hair kilikili care treatment kasi nga po ito po ay isang importanting paraan para masiguro or mapatagal natin ang pagiging smooth ng ating kilikili at mawala ang discoloration. Kaya kung ano nga ba ang underarm exfoliation at ano nga ba ang tamang bagay o produkto na gamitin dito, alamin po natin sa report na ito. Ano nga ba ang underarm exfoliation at bakit ito mahalaga? Mahalaga na magkaroon ng regular na exfoliation sa ating mga kilikili para maalis ang deodorant at dead skin buildup. Ang regular gentle exfoliation ay nagre-resulta sa pagkakaroon ng smoother and more even toned underarms. Pero
paalala ng mga eksperto, hindi pwedeng araw-arawin ang underarm exfoliation. Ito ay dahil maaari itong magdulot ng discoloration at irritation. Kaya payo ng mga expert, ugaliing mag-exfoliate ng once every week o twice every month. Iwasan din ang paggamit ng scrubs dahil maaari itong mag-trigger ng friction at nagdulot ng underarm discoloration. Mas mainam umanong gumamit ng produktong mayroong gentle exfoliating acids concentration. Ilan lamang yan sa mga tamang paraan ng pag-exfoliate ng ating underarms. Ayun nga po, nabanggit po ng ating mga eksperto na ang underarm exfoliation na isang magandang paraan para mawala ang pagiging pagkakaroon ng chicken skin, roughness, at discoloration sa ating kilikili. Kaya ka naman, kung meron ka ng mga problema ang aking nabanggit ako, it's time to undergo, or magkaroon po tayo ng underarm exfoliation. Pero, paalala nga po ng ating mga eksperto, iwasan ang paggamit ng scrubs. Dapat po gumamit lang po tayo ng mga gentle exfoliating product na mayroong acid product. Kasi nga po, yun po yung mga produkto na kung saan nagre-resulta po ng gentle exfoliation. Kasi po, kapag mga scrubs po ang ating gagamitin, ako po, naging abrasive po ito kung saan nagre-resulta po sa irritation, friction na maaaring magdulot po ng discoloration. Ikaw ba ay aching ng aching, bahing ng bahing kung saan yung mga katabi talaga namang napapatingin sa iyo kasi nga naman iniisip nila na baka COVID-19 na yan. Ako po mga ka-BFF, kapag po lagi tayong ina-aching, lalong lalo na sa panahon ngayon, meron po silang tinatawag dyan kundi yan po yung seasonal allergies. Sa kung saan maari po itong magdulot ng irritation lalong lalo na sa ating ilong. Kaya naman, kung meron po kayong seasonal allergies, nako po, makinig po kayong maigi dahil meron po kami ibibigay na natural remedy na kung saan makatutulong po para mawala ng tuluyan or hindi man mawala, maiwasan ang pagkakaroon ng seasonal allergies. Nakakaranas ka ba ngayon ng seasonal allergy? Abay, huwag na mag-alala dahil mayroon kaming natural remedy para sa iyong nararamdaman. Ayon sa New York-based nutritionist, health coach, and wellness educator na si Steve McCurry, mainam umano na pagtuunan ng pansin kung healthy ba ang ating gut o microbiome. Ito ang primary driver na nagmo-modulate sa immune response ng ating katawan. Kapag mayroong pagbabago sa ating gut, mayroon ding malaking pagbabago sa ating immune system para maging hyperactive na posibleng magresulta sa allergic reaction. Kaya mahalaga na mapanatiling healthy ang ating guts. Dagdag naman ni McCurry, mas maganda rin na iwasan ang mga pagkaing mayaman sa histamine tulad ng canned seafoods, cured meat, fermented dairy, fermented o pickled vegetables, fermented drinks at alcoholic beverages. Aniya, mas mainam umano na kumain ng mga pagkaing fresh kaysa sa mga leftover foods na maaring mataas ang histamine level. Payo pa nito, mag-take ng immune-boosting supplements para mas mapalakas ang resistensya ng ating katawan. Ilan lamang yan sa mga natural remedy na maaari mong subukan para mawala o maiwasan ang seasonal allergies. Ayun na nga po ang mga natural remedy na maaari po nating subukan para po maiwasan po natin or tuluyan ang mawala ang pagkakaroon natin ng seasonal allergy. Kasi nga po, ang allergy, talaga naman pong meron niyang nakakairitang epekto sa ating ilong, lalong-lalo na sa atin din pong mga, sa mga tao din pong ating nakapaligid. Kasi nga po, nagdudulot po ito ng takot, lalo na po sa panahon na iyon. Alcohol dito, alcohol doon, sanitizer dito, sanitizer doon. Yun na nga po ang ating ginagawa po para maiwasan po ang pagkalat o pagkakaroon po ng COVID-19 virus, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kasi nga po, ayaw po nating magkaroon ng COVID-19 at ayaw po nating magka-COVID ka. Kaya naman, kung ano-ano na lang pong precautions ang ating ginagawa. Una nga po dito, ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng hand sanitizers. Pero, sa
Sa paggamit po natin ng hand sanitizers at palagi ang paghugas ng kamay ay maaari po itong magdulot ng eczema or skin irritation, lalong-lalo na sa ating kamay. Kaya naman, ano nga ba ang dapat nating gawin para naman patuloy pa rin nating magawa ang mga bagay-bagay para maprotektahan ang ating sarili kontra sa COVID-19 tulad na lang po ng paggagamit ng hand sanitizer, paghuhugas ng kamay. Ano nga ba ang dapat natin gawin? Malalaman po natin yan dito sa report na ito. Nakakaranas ka ba ng skin irritation o di kaya eczema dahil sa palagiang paggamit ng hand sanitizer? Batay sa mga eksperto, kapag mayroong eksema ang isang tao, malaki ang posibilidad na mahirap ding makahanap ng tamang sabon at hand sanitizer ang mga ito. Lalo na't ayon sa CDC o Centers for Disease Control and Prevention, kailangang mayroong 60% or higher alcohol content ang hand sanitizer na gagamitin kapag hahawak ng papublikong lugar o mga gamit. Kaya ayon sa dermatologist si Paula Borrelli, MD, malaki ang posibilidad na magkaroon ng dry skin na maaaring magresulta sa eczema ang mga taong laging gumagamit ng hand sanitizer. Dagdag pa nito, kapag gumagamit ng hand sanitizer matapos hugasan ang kamay gamit ang sabon, ay maaari itong mag-promote ng excessive dryness and irritation na pwedeng maging hand dermatitis. Kaya payo ng mga eksperto, kapag gagamit ng sabon, maaari itong maging hindi antibacterial basta ito ay mass moisturizing kung ikukumpara sa iba. Dagdag pa ng mga ito, ang key ingredient sa paghahanap ng hand sanitizer para sa mga eczema-prone and sensitive skin ay dapat mayroong tamang amount ng ethyl alcohol na 75% at mayroong moisturizing properties tulad ng essential oils. Kaya kung nakakaranas ka ng irritation sa kamay, subukang ibahin ang ginagamit na hand sanitizer o sabon. Pero kung wala pa ring pagbabago, kumonsulta na sa pinagkakatiwalaang dermatologist. Ayun na nga po ang paalala na ating mga eksperto para po hindi tayo magkaroon ng skin irritation or eczema kapag tayo po ay gumagamit ng hand sanitizer. Mga ka-BFF, siguraduhin po na ang mga produkto ating gagamitin ay hindi po maaari magdulot ng skin irritation sa atin. Kasi nga naman, mas mainam po na protektahan po natin ang ating sarili, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Bra sizer ang pagsusuot ng bra. Isa po itong essential or isa itong napangangailangan ng mga kababaihan na karaniwang hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Tulad na lang po ng pagsusuot ng bra na mali po ang sizes. Kaya naman, para po ay maiwasan na po natin ang pagsusuot ng maling bra size, malalaman po natin ang mga tamang paraan kung paano ba natin malalaman na mali pala ang bra size na ating napili. Kung paano po ito, malalaman natin dito sa report. Pagsusuot ng bra ay essential lalo na sa mga kababaihan. Pero karaniwang hindi na pagtutuunan ng pansin ang size ng mga ito. Marami ring mga kababaihan ang nagsusuot ng maling bra size na maaaring magresulta sa pagkakaroon ng negatibong epekto nito sa ating katawan in the long run. Kaya naman mayroon kaming tips kung paano nga ba malalaman na tama ang iyong bra size. Batay sa mga eksperto, ang pinakaunang senyales ng perfect bra size ay ang pagiging comfortable habang ito ay sinusuot. Ang tamang bra size ay nakatutulong din para mas kumanda ang ating figure at posture. Naghahatid ito ng very flattering effects sa ating katawan, lalo na kung saktong-sakto sa atin ang ating sinusuot na bra. Ilan lamang yan sa mga paraan para malaman ang tamang bra size para sa iyong katawan. Kaya po kapag tayo po ay pipili ng bra, siguraduhin po na tama or saktong-sakto po ang size nito. Talagang fit na fit po sa atin. Kung hindi naman po sobrang fit, yung tama lamang. At hindi tayo nakakahinga tayo ng maluwag, komportable tayo at mayroon itong naidudulot na magandang posture sa atin. Kasi nga po ang tama or saktong bra para sa atin hindi po nagdudulot ng isang negatibong epekto sa atin, kundi nakatutulong po para tayo ay mas lalo pang maging maganda. Ikaw ba
mga i-board na board na ngayong quarantine season at gusto nang nais mapagkakabalahan ka, so medyo tamad ka rin at gusto mo yung mga low effort hobbies na pwede mong pagkabalahan. Ako po, you're in the right show, you're in the right track dahil mayroon po kami ibibigay sa inyo mga chill and fun hobby ideas na pwede niyong subukan. Kung ano-ano po ito, well, malalaman po natin ang lahat ng iyan dito po sa report na ito. Bored ka na ba at home at gusto mo ng bagong hobbies na pagkakaintindihan? Abay, mayroon kaming chill hobby ideas na pwede mong subukan. Una na dyan ang oil painting, kung saan pwede mo rin gawing decoration sa iyong bedroom ang iyong mga finished product. Kung ayaw mo naman ang painting, subukan ang sculpting. Lalo na't nauuso ngayon ang mga bedroom ceramics decoration na kung saan pwede mong gawin in the comforts of your home. Bumili lamang ng mga air dry clay sa mga local bookstore at hayaan itong matuyo sa loob ng 24 hours. Isa pa na pwedeng pagkaabalahan ay ang pang-embroidering, kung saan pwede mo ipakita ang iyong pagiging creative sa pamamagitan ng pagtatahe. Ilan lamang yan sa mga fun and chill hobby ideas na pwede mong subukan ngayong quarantine season. Kaya po this quarantine ay hindi po rason na maging bored lang tayo all throughout quarantine. Marami tayong mga pagkakabalahan na pwede nating pagkakitaan or pwede nating idekorasyon sa ating bedroom o di kaya sa ating bahay. Una nga po dyan ang oil painting, sculpting o di kaya embroidery na pwedeng-pwede po nating maipakita or magamit ang ating creativity. Isa na naman pong araw ng punong-puno ng kwentuhan at isa na naman pong araw ng punong-puno ng chikahan. Kaya naman po sa ating mga nanonood po ngayong araw, maraming salamat po at sana meron kayong nakuhang aral, tips and tricks na kung saan ay maaari po makatulong sa inyo para mas mapaganda natin ang ating sarili at ma-achieve natin ang better versions ng ating sarili. Kasi sabi nga nila, be better than yesterday. Kaya naman sa mga mayroong mga suggestions daan kung ano ba ang kanilang mga suggestions sa kung saan ay maaari din po makatulong sa atin, mag-comment lang po kayo dyan sa ating comment section at isasama po natin iyan sa mga susunod pang episode ng BFF. So, once again, maraming salamat po at sa mga ka-BFF po natin dyan, tumutok lang po kayo sa mga susunod pang episode ng BFF Beauty, Fun, and Fashion. Once again, ako po si Ariana Shah, Ariana Rebuya, at magkita-kita po tayo sa mga susunod na episode ng BFF. Bye!